Gandang buhay mga ko-okay! Welcome back sa aking channel, Coach Manny po. And for today's video, meron na naman akong panibagong isi-share sa inyo. At ito'y about sa gardening. Alam nyo, may nabago akong na-discover. Ewan ko kung ito'y ginagawa na ng iba. Pero ito ay na-discover ko lang dito sa aking karanasan dito. Dahil alam nyo ba yung mga uod? Talaga naman napakasaway niya mga uod na yan. Talaga naman siguro nakakaranas kayo kung baano sirain ang uod yung inyong mga pananim. Dito may mga tanim ako na talagang hindi ako naging successful dahil dyan sa uod na yan. Kaya ako naman ay nag-isip-isip ng paraan para makagante. Ayun, para makagante sa mga uod na yan. Dahil sinira nila ang pananim, kailangan sila yung maging kapakipakinabang sa aking mga tanim. Kaya ito po yung isishare ko sa inyo ay ito yung isa na namang organic fertilizer. Ito yung manure o yung poops, yung tai ng mga uod. Na-research ko, ewan ko kung totoo o tama yun. Ito yung insectpras, parang something like that. So ayun po yung pagka-research ko, insectpras, mga tai ng insekto, ng uod. At yun po, yun ay gagawa ngayon. Gagawa ako ng kulungan ng mga uod at panghulihin ko yung mga uod na nasa garden para mag-gather ko yung kanilang mga poops, yung kanilang mga manure, at yun ang gagawin natin, organic fertilizer. So ngayon, samahan nyo ako, gagawa ako ng kulungan ng uod. Okay, let's go! Ayan, ito na ang aking kulungan ng uod. Ngayon, ang sunod natin gagawin, syempre, manghuhuli tayo ng uod. So ngayon ito, ito mga dati ko nang nahuli doon sa garden, ha. I-close mo, close mo. Yan. Close mo para makita nila. Ayan yung uod. Ha? At kung mapapansin nyo, nandun sa baba, ayan yung mga poops nila, oh. Ayan, oh. Yan. So, ayan yung uod. Ito mga uod na to, nakuha ko doon sa garden. At talaga naman, nakita nyo kung gaano kadami, ganito ka perwisyo. Ngayon, manghuhuli naman ako ngayon ng uod dito sa kulungan na ginawa ko. At dyan, nakita nyo yung mga dahon na yan. Yan, paikot mo. Paikot mo sa dahon. Yan. Yan. Napakarami pong uod dyan. At yung uod na yan ay pupunta dun sa aking garden kapag hindi ko hinuli. Kaya kukunin ko sila gagawin ko silang fertilizer. So ito pong ginawa kong kulungan ay nakita nyo screen na plastic, kulay green. Para sila makahinga kasi dito sa ginawa ko na ito, yan. Ay hindi sila makakahinga dahil plastic to tsaka medyo mainit, walang hangin dito, tagus-tagusan yung hangin kaya medyo mas magiging maganda ang pakiramdam nila dito. Ayan, ngayon po samahan niyo ako, manghuli ako ng mga uod dito sa mga dahon na to, napakaraming uod. Let's go! So ito na ngayon yung mga nahuli namin uod. Marami-rami din ito. At alam nyo, itong mga uod na ito, kung hindi ko ulihin, mamayang gabi, lulusog doon sa aking garden at siguradong patay na naman yung aking mga pananim. Ayun, ito, i-close up ko natin para makita nyo yung mga uod. Ayan. Ayan po, daming uod. Marami-rami na rin yan, no? Nakita nyo kung gaano karaming dahon ng aking pananim ang sisirain yan. Ayan po, napakarami yan. So ngayon, ay lalagyan natin siya ng mga pagkain. Ito po yung mga pagkain niya, mga dahon-dahon. Ayan. So, yan ang kanyang hapunan, ngayong gabi. At bukas ay makikita nyo, papakita ko sa kanya yung kanilang mga poops. Yan. Nasample ko sa inyo yung aking mga nakuha dito itong isang mga nakuha ko sa garden ko. Nakikita nyo yung mga poops na yun, maliliit na yun. Ayun o, yung mga kulay green, ayan ang kanilang poops. Ayun ang kanilang tae na na-produce at yan po ay talagang organic fertilizer po yan. Yan. So abangan natin bukas at dito, papakita ko sa inyo kung gaano karaming poops ang na-produce nila. Ang kailangan lang gawin ay lalagyan natin ng dahon kasi yun ang mga kinakain nila. Any kind of dahon, pero yung papaya, napansin ko yung nila kinakain at saka yung dahon ng lemongrass. So ayun po, sige, bukas ay papakita ko ulit sa inyo yung kanilang mga na-produce na tae. Ayan, ngayon ay papakita ko sa inyo yung yung mga hinuli kong uod kahapon na nilagyan ko ng mga pagkain. Ito, papakita ko sa inyo, ha. Ayan po, ito na yung mga uod na hinuli ko kahapon at kung mapapansin nyo, grabe, halos naubos na nila yung mga dahon na inilagay ko. At hindi nyo sila makikita kasi sila yung mga tulog. So isang kalaman po na pag-araw ay mga tulog ang mga uod. Kaya sila ay nanginginain sa gabi. Kaya kung mag-i-spray tayo sa bandang hapon. Ayan.
So ngayon, kukunin natin yung mga sanga-sanga na yan, mga tirandahon, kasi papakita ko sa inyo yung kanilang mga poops o yung kanilang mga manure na sinasabi ko nga na ito ay isang napakagandang source ng fertilizer. Pero bago ko pakita sa inyo, papakita ko pala sa inyo yung nangyayari, ayan o. Yan. Ganyan na nangyayari sa kanila kapag matagal-tagal na yung uod. Parang nagkakaroon sila ng mga sapot-sapot, and then nakukulong sila dyan, and then nagkakaroon din sila ng pakpak. Ayan. Ayan, nagising na yung isa o lumalakad na. Gusto niyang tumakas. Ayan. Gusto niyang tumakas kasi pupuntahin sa garden ko para sirain yung mga tanim ko doon. Kukunin natin. Babalik natin. Ayan. Okay, ngayon, tatanggalin ko na itong mga sanga-sanga. Ayan. Tanggalin ko na itong mga sanga na to. Ngayon, alam mo yung mga sanga na yan, naging ano yan, naging tae na nila yung mga dahon na nawala dyan sa sanga. Yan, nakadikit sila sa mga ano. Natutulog yan sila. Ayan po. Ayan, mayroon na mga nagising. Ngayon kukunin natin yung mga dahon na yun para pakita ko sa inyo yung kanilang mga poops. Ito na po yung mga tae ng uod na yun. Nakita nyo sa dami ng dahon na yun ay nalagas, naubos, at ito na na-convert na sa kanilang mga poops, at ito po yung napaka yaman na fertilizer sa ating, napakaganda pong tulong nito sa ating mga pananim. Ihalo lang po natin to sa lupa. Ayan, ngayon ay bibigyan natin sila uli ng pagkain. Ayan yung pagkain nila. Kasi ayan, inisturbo ko yung pagtulog nila. Ayan, mga gising sila ngayon. Iba tulog. Ayan. So ngayon po, medyo maghahapon na, kaya bibigyan ko na uli sila ng pagkain. Ganyan lang. Ayan. Kita nyo bukas. Yung mga dahon na yan, lagas na yan. Chinicha na nila yan. Ganyan po kalakas yan. Kaya pag sa garden natin yan ang inain, naku, ubos ang ating mga dahon ng ating mga pananim. So ngayon, siyempre, takpan natin. Ayan, ngayon, lalagay ko na ulit sila rito. Ayan, yan po ay may tubig sa paligid kasi nilulusog sila ng mga langgam pag hindi, pag walang tubig. Ayan. Ayun na naman po ang isa na namang kaalaman na sana meron kayong natutunan, nagkaroon kayo ng idea na yung mga pasaway na higad na yan na sumisira sa ating garden ay pwede na pala nating pwedeng pagkuna ng organic fertilizer, at yun yung kanila mga poops, yung kanila mga dumi. Simpleng-simple lang, ulihin natin, gawa natin ng bahay, at syempre, lagyan natin ng pagkain, at yun, magpuproduce na sila ng kanila mga poops, ng kanila mga dumi, na pwede natin gawing organic fertilizer na magagamit natin sa ating garden. Ayun po, so maraming salamat po, sana po yung nagkaroon kayo ng idea, at huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at i-click yung notification bell. At syempre, like and share. Ayun po. Muli po, maraming salamat. Mabuhay kayong lahat. God bless you all. Bye!